Sobrang astig, sobrang angas mga katropa yung nilagay namin dito sa busina ni Boss. Pwedeng pang motor show, pwede ring pang New Year. At ang kagandahan pa dito mga katropa, pwede mong gamitin sa stock na busina, at pwede mong gamitin sa PIA, or pwede mong gamitin sa air horn. Kahit sa ang busina mga katropa, pwede mo itong gamitin. So heto yung normal na tunog ng busina ni Boss. At heto naman yung iba't ibang tunog niya pagkatapos natin gawin. So astig mga katropa, di ba? Pwedeng-pwede sa motor show at pwedeng-pwede rin sa bagong taon. At least hindi na kayo gagamit ng paputok at mas safe paggamitin kapag busina sa pag-iingay sa bagong taon. Pwede nyo rin pala itong gamitin bilang rapid backfire. Kung yung dati nagra-rapid backfire tayo, power interruptor lang, ito pwede nyo gawing rapid backfire parang kumakanta yung tambucho mo. So pwedeng-pwede siyang gamitin sa lahat, sa busina or gawin yung rapid backfire. Gusto mo bang bumili ng ganitong klaseng legit na item? I-scan nyo lamang yung QR code na ito at marire-direct na kayo doon sa legit na seller na nagbebenta ng ganitong klaseng item sa Shopee o Lazada. Hindi na ako naglalagay ng link sa baba ng ating video description mga katropa kasi na-warningan na tayo at bawal tayong mag-share ng ibang link dito sa YouTube. I-scan nyo na lang yung QR code na ilalagay ko sa screen. Gamit yung QR code scanner. Pagkatapos nyong ma-scan, lalabas dyan yung open browser. I-open nyo lang yung browser at marire-direct na kayo sa Shopee kung saan yung legit na nagbebenta ng ganitong klaseng pyesa. Mga katropa, kung gusto nyo magpagawa sa akin ng personal sa pagwawiring, pwede nyo akong sadyain sa aming shop dun sa Kibaol. Kung galing kayo sa bayan ng Lingayen, hanapin nyo lang yung CSI Lingayen, diretsuhin nyo lang yon hanggang makita nyo yung tulay ng baay. Ito na yung tulay ng baay, lagpasan nyo lang yung tulay na ito, pagbaba ng tulay, kumaliwa kayo. Pagkatapos natin kumaliwa, dumiretso lang tayo hanggang madaanan natin yung dalawang tulay. Pagkababa nyo sa tulay na ito, 50 meters na sa bandang kanan kami. At heto na nga mga katropa yung ating munting shop. Maraming salamat mga katropa sa walang sawang pagsuporta at pagtitiwala sa amin sa inyong mga motor. So heto yung item na ginamit namin mga katropa para mag-iba-iba yung tunog ng ating busina. Ang gamit natin ay Nye Pro Music. Parang relay lang din ito pero meron siyang selector, iba't iba yung kanyang function at iba't iba yung kanyang tunog. Sa Nye Pro relay mga katropa, mayroon tayong apat na wire na makikita. Unang wire ay black wire. Ito yung mismong ground ng ating Nye Pro relay. Pangalawang wire ay kulay yellow wire. Ito naman yung
positive supply ng ating relay. Pangatlong wire ay kulay blue. Heto naman yung trigger ng ating relay. At pang-apat na wire ay kulay brown. Trigger din ito ng ating relay. So, dalawa yung trigger ng ating relay. Kulay blue at kulay brown. So, saan ba yung gamit yung isang trigger? Yung kulay brown, nilalagay ito sa ilaw. Kung gusto nyong mag-blink yung ilaw nyo habang nabubusina, so pwede nyong ilagay dito sa kulay brown ang inyong mga ilaw. At yung kulay blue naman, para naman ito sa relay ng ating busina. Yung kulay blue at kulay brown, ang supply na lumalabas dito ay positive supply. So, paano naman natin ito ikakabit sa ating busina? Para maikabit natin ito sa ating busina, dapat yung switch ng ating busina ay positive supply yung kanyang trigger. Ngayon, kung ang motor mo ay Honda or SYM, wala ka na magiging problema kasi yung supply ng kanyang busina sa switch ay positive supply na. Pero kung ang motor mo ay Suzuki or Yamaha, ang supply ng kanilang trigger sa switch ay negative supply. So, kung sakaling negative trigger yung supply ng busina mo, dapat i-convert mo ito sa positive trigger para gumana yung ating Nipro music sa busina. So, unahin muna natin mga katropa yung mga motor na mag-convert ng trigger from ground to positive supply. So, heto yung switch ng ating busina at heto naman mismo yung stock ng ating busina o yung stock horn natin. Sa switch ng busina mga katropa, dalawang wire lang palagi ang makikita nyo dyan. At dito naman sa stock horn natin, dalawang terminal lang palagi ang makikita nyo dito sa stock horn natin. Ngayon, kung negative supply yung trigger ng inyong busina, ang ibig sabihin yan, yung isang wire ng ating switch ay nakalagay sa ground ng ating motor. Sa ground wire, dyan siya nakalagay. At yung isa pang wire ng ating switch, automatic nakakonek yan papunta doon sa ating busina. Siyempre, kung ground supply yung ating switch, yung kabilang terminal ng ating busina, nakalagay ito sa positive supply. So, para may convert natin mga katropa, ang unang gagawin natin dito, yung black wire ng ating Nipro Music, ilalagay natin dito sa ground ng ating wire. Iko-connect natin dyan. Pagkatapos nating may connect sa ground yung ating black wire ng Nipro Music, ang pangalawang gagawin natin, dito naman tayo sa switch ng ating busina. Sa switch ng busina, hanapin nyo yung wire na nakakonek sa ground. Kapag nahanap nyo na yung wire na nakakonek sa ating ground, ang gagawin natin, aalisin natin siya doon sa mismong ground. Ika-cut natin yung wire na yon. So, pagkatapos nating maalis sa ground yung ating wire ng busina, yung wire na inalis natin sa mismong ground ng busina, ilalagay natin sa accessory wire o positive supply ng ating motor. Sa ganyang paraan, naging positive supply na yung trigger ng ating busina. Ang susunod na gagawin natin mga katropa, itong isa pang wire ng ating busina na nakakabit mismo sa stock horn natin, aalisin natin itong wire na ito sa mismong stock horn natin at ikukunik natin dito sa yellow wire ng ating Nipro relay. Tapos yung kulay blue naman ng ating Nipro relay, ilalagay natin ito sa isang terminal ng ating busina. Pagkatapos nating mailagay yung blue wire ng ating Nipro relay sa busina, yung isa pang terminal ng ating busina na nakalagay sa accessory wire o positive supply, ikakat na natin yan, aalisin natin sa pagkaka-positive supply itong terminal na ito at ilalagay natin itong isang terminal ng ating busina na galing sa positive supply, ililipat natin ito sa ground supply. Dito natin siya i-connect. So, ganyan lang mga katropa, i-convert yung ating busina na negative supply to positive supply. Ngayon, dito naman tayo sa positive supply trigger na mga busina, yung hindi ka na mag-convert tulad ng Honda at ng SYM. Ganito lang yung gagawin natin. So, ito yung stock na busina natin mga katropa. Sa stock na busina, meron tayong makikitang dalawang socket. Ang gagawin natin dito, aalisin natin yung dalawang socket sa stock na busina. Ngayon, dito naman tayo sa Nipro relay natin, yung black at yellow wire ng ating Nipro relay, ilalagay natin dito sa dalawang socket ng ating stock na busina. So, kahit saan nyo muna ilagay yung dilaw at yung black wire ng ating Nipro relay. Kapag nailagay na natin yung yellow wire at black wire dito sa stock na socket ng busina, subukan nating pindutin yung switch ng ating busina, dapat maririnig nyo na nagtitrigger yung ating Nipro relay. Pero pag hindi nyo narinig na nagtitrigger yung ating Nipro relay, ang gagawin natin, baliktarin
nyo lamang yung pwesto ng yellow wire at ng black wire. Tapos pindutin nyo uli yung switch ng busina. Kapag narinig nyo na na nagtitrigger yung ating Nipro relay, good na yung wiring doon sa stock socket ng ating busina. Ngayon, kung okay na yung black wire at yellow wire ng ating Nipro relay doon sa stock socket ng ating busina, dito naman tayo sa mismong busina natin. So, heto yung stock na busina natin. Sa stock na busina, mayroon tayong dalawang terminal na makikita. Yung isang terminal ng ating busina, ilalagay natin sa kulay blue na wire dito sa ating Nipro relay. Tapos yung kabilang terminal naman ng ating stock na busina, ilalagay natin sa ground ng ating motor. Pupwedeng sa body ground or pupwede kayong kumuha sa mismong ground wire ng ating motor. So ganyan yung style ng pagwawiring mga katropa kapag ang trigger ng switch ng inyong busina ay positive supply. So paano naman natin gagamitin yung Nipro music relay sa mga malalakas na busina tulad ng Pia horn, Bosch horn, o kaya yung mga air horn at kung ano-ano pang malalakas na busina. Kapag nagkakabit tayo ng malalakas na busina, syempre ginagamitan natin ito ng relay. Sa relay, meron tayong makikitang number 85 at 86. Yung number 85 at 86 ng ating relay, yan yung mismong trigger ng ating relay. Dapat mapasukan siya ng positive at negative para matrigger yung relay natin. So, hindi na importante kung saan tatapat yung negative at positive doon sa number 86 at 85 ng ating relay. So, halimbawa, kung negative supply yung trigger ng inyong switch ng busina at na-convert na natin sa positive supply, o kaya naman kung positive supply na yung trigger ng inyong busina, nagawa nyo na yung procedure ng pag-wiring dito sa Nipro music relay natin, nagamit yung stock na busina natin, ang gagawin natin mga katropa, yung dalawang wire na nakalagay sa terminal ng ating busina, aalisin natin yan sa busina at ililipat natin dito sa number 85 at 86 ng ating relay ng malakas na busina. So walang baliktaran dito mga katropa at wala rin polarity. Basta yung dalawang wire na galing ng stock ng terminal ng ating busina, ilagay natin sa number 85 at 86 ng relay ng malakas na busina. So yun lang mga katropa, ganun lang kasimple mag-wiring ng Nipro relay dito sa ating motor at ganun din kasimple i-convert yung ating trigger ng switch ng busina from negative to positive supply. So ganun lang kasimple mga katropa, i-install itong Nipro music relay sa ating motor at sa ating busina para magkaroon tayo ng iba't ibang tunog ng ating busina na katulad nito. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, marami kayong natutunan, nagagamit nyo sa inyong panghanap buhay o sa inyong pag-DIY. Maraming salamat mga katropa, God bless at ingat palagi sa pagwawiring.